Hi everyone! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa tayo ng cathedral window. Ito ang ating mga sangkap. Pero bago tayo magsimula, please subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa bagong uploads. Ito nga po pala lahat ang ating gulaman. Meron tayong flavored and unflavored gulaman. Hindi ko na po siya naipakita kung paano ko po siya lutuin, pero each gulaman po ay 4 cups of water and 1 cup of sugar. Meron tayong black gulaman, red gulaman, buko pandan gulaman, at mango gulaman. Para naman sa ating white gulaman, gagamit ako ng angel kremdensada, 1 can evaporated milk, gamit din tayo ng white gulaman na buko flavor, pwede din yung lychee, mas prefer ko nun, at powder juice. At 1 cup of sugar. Last, 4 cups of water. Let's start! First, slice muna natin ang ating lahat na gulaman into cubes. Ayan, i-slice lang po natin lahat at then i-set aside lang po natin. Nasa sa inyo na po yun kung gaano kalaki at kaliit ng pag-slice ng inyong gulaman. Ready na ang lahat ng ating gulaman. Ayan, natapos ko na po siyang i-slice. Ngayon, paghahaluin natin ang ating gulaman sa malaking bowl. Paghalu-haluin lang po natin lahat. Ayan. Pwede kayong gumamit ng ganito na round pan o kaya yung tin cans na may takip. Pwede po. Pwede. Ayan. At pwede din po kayong gumamit ng mga salad cups. Nasa sa inyo na po yun kung ano po yung preferred nyo na gamitin. Pwede. At mag-aassemble lang tayo ng ating mga gulaman. Para sa pagkatapos nating maluto ang ating white gulaman, didiretso na lang natin ibuhos. Yan po. Napaka-colorful ng ating mga gulaman. Si Rola, ilagay natin ang ating tubig. Dapat po hindi pa naka-on ang apoy. Sunod, ilagay natin ang ating flavored gulaman na buko. Dapat po clear. Ayan, haluin natin mabuti. Tapos, sunod natin ilagay ang ating asukal. Ngayon, turn the heat on at haluin natin hanggang sa kumulo ito. Ayan, kumulo na. Maglagay tayo ng 1 tablespoon na pineapple powder or juice. At haluin natin. Sunod, ilagay natin ang ating 1 can na evaporated milk. At 1 can na kremdensada.
Haluin din natin ito hanggang sa kumulo. Ayan, kumulo na. Ngayon, pwede na tayong mag-assemble or lagyan natin ating mga gulaman. Ayan po. At sa napapansin nyo, parang kumalat ang ating gulaman, yung kanyang kulay, kasi hindi pala pwede na black gulaman. Kaya sa susunod, huwag tayong maglagay ng black gulaman sa ating cathedral window. O, napapansin nyo, kumalat ang ating or nagmansa ang ating cathedral window kasi naglagay ako ng black gulaman. Hindi pa po pala talaga pwede. Pero po kayo mag-alala, tatuubin din natin to. Ayan, kaya hindi naman nakikita. Wow! Napaka-colorful ang ating cathedral window. Ayan po. Ngayon, titikman na natin siya. Nagkalat po yung ano niya talaga, yung mga kulay sa ating white gulaman. Pero okay lang yan. Look. Napakatamis ng ating cathedral window. As in, at saka yung ating gulaman, hindi siya matabang kasi naglagay tayo ng asukal. Ayan. Napakasarap niya po. May lasa talaga siya. Nalalasahan talaga natin yung pineapple. Kahit powder lang. At saka kahit 1 tablespoon lang ating nilagay. Ayan. Napakasarap niya po talaga. Sana po subukan niyo to sa inyong bahay. Ang ating recipe. Napakasimple at napakadali lang talagang gawin. Sa susunod na lang po talaga, hindi na talaga tayo maglalagay ng black gulaman. Kasi, nagdi-discoloration po siya. Ayan. At ito po yung sa mga cups. Ayan po. Nagmansa. Pero, okay lang din. Dadaigin na natin sa lasa. Ayan. Again, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa bagong uploads. Bye! See you on my next video!